Sa Sulu, nagsama ng maraming mangdirigma ang tausog na si Lapu-lapu sakay ng bangka. Magandang araw mga kapatid. Maugo ngayon ang pahayag ni Senador Bongo tungkol kay Lapu-lapu, lalo na sa mga taga Cebu. Pero sino ba talaga si Lapu-lapu? Kung bago pa lang kayo sa ating channel, maaaring pakipindot muna ang subscribe button at isunod ang bell icon para updated kayo sa ating mga bagong video. Habib Lu Franco. Habib Lu Franco. Habib Lu Franco. Panauhing pandangal si Senador Bongo para sa ika-500 anibersaryo ng labanan ng Mactan at sinabi niya sa harap ng mga mamamayang dumalo na si Lapu-lapu ay isa umanong tausog at inutusan lamang ito ng East Kingdom of Sulu para bantayan ang isla ng Mactan at di umano ay hindi ito rahan ng Mactan. Ang nasabing kaharian ay nagbabantay ng mga isla sa buong bansa. Sinabi rin ng senador na si Lapu-lapu ay maihahalin tulad kay Pangulong Duterte. Halina't panoorin natin ang talumpati ng senador. Ting East Kingdom of Sulu na siyang nagbabantay sa 707 islands ng buong Pilipinas ay ang nagutos kay Lapu-lapu na magmasid kung bakit may mga dayuhan na dumaong sa ilang isla natin kasama na ang Mactan. Mula sa Sulu, nagsama ng maraming mangdirigma ang tausog na si Lapu-lapu sakay ng bangka. Sinalubong sila ng mga tauhan ni Ferdinand Magellan na naganap ang Battle of Mactan kung saan namatay si Magellan. At itinanghal na bayani si Lapu-lapu dahil sa pagtatanggol niya sa isla ng Pilipinas, kabahagi ang mga taga Mindanao sa tagumpay. Kaya po, hindi katakataka na ang minamahal nating Pangulong Duterte ay taus puso ang pagkilala kay Lapu-lapu dahil hindi rin po ninais ng ating mahal na Pangulo na patuloy tayong maaapi. Habib Lu Franco. Pero sino ba talaga si Dato Lapu-lapu? Para malinawan ang lahat, tanungin natin si Raha Google. Ayon kay Raha Google, ang pangalang Lapu-lapu ay unang naitala sa pangalang si Lapu-lapu na isang dato ng Mactan sa Visayas. At sa modernong panahon ay tinawag siyang First Filipino Hero dahil sa kanyang pagtuto sa imperialismo Espanyol na sumakop sa ating bansa. Siya ay ipinanganak noong 1491 sa Mactan at namatay noong 1542. Kung susumahin ay nabuhay siya sa mundo ng 50 o 51 years old lamang. Ang kanyang mga magulang ay si Inday Puti at Kusgano. Si Lapu-lapu ay aktibo noong 1521 na nakilala bilang pinakaunang katutubo ng kapuluan na lumaban sa mga taga-Europa. Siya rin ang dahilan ng pagkamatay ng manlalakbay na si Ferdinand Magellan. Itinuturing siya bilang pinakaunang bayaning Pilipino. Kilala rin siya sa mga pangalang si Lapu-lapu, si Lapu-lapu, Salip Pulaka, at Kalifa Lapu o Kalif Lapu. Ipinagaybay din bilang Cali Pulaco. Subalit, pinagtatalunan ang pinagmulan ng mga pangalan ito. Pero sino ba talaga si Lapu-lapu? Ang mga mamamayan sa kapuluan ng Sulu ay pinaniniwalaan na si Lapu-lapu ay isang Muslim na nagmula sa tribong Tausog. Pinaniniwalaan din na si Lapu-lapu at Rajah Humabon ay mga nagtatag ng kasultanan ng Cebu. Bilang isang pinuno ng Mactan, si Lapu-lapu ay sadyang may matibay na paninindigan. Bilang patunay dito ay ang mariin niyang pagtanggi sa mga mapanlinlang na mga alok ni Magellan. Ayon kay Magellan, bibigyan niya ng magandang posisyon at natatanging pagkilala si Lapu-lapu. Subalit, kapalit nito ang pagkilala at pagtatag ng pamahalaang Kastila sa kanyang nasasakupan at pagyakap sa
sa relihiyon, Kristyanismo. Sa ilalim pa nito ay ang sakupin ng lahat ng mga isla sa bansang Maharlika at ang tingin ang mga lupang tunay na pag-aari ng mga nitibong Maharlikano. Labis na ikinagalit ni Magellan ang pagtanggi ni Lapu-lapu sa kanyang alok. Samantala, ang isang anak na lalaki ni Datu Uzula ay kaaway naman ni Lapu-lapu at siyang pumanig kay Magellan at binuon niya ang paglusog sa kaharian ng Mactan. Hating gabi ng 26 ng Abril, taong 1521, nang si Magellan kasama ng kanyang mga kapanalig na mahigit na 1,000 ay naglayag upang lusubin ang Mactan. Sa kabilang dako ay handa namang salubungin ito ng may 1,500 mandirigma ni Lapu-lapu. Sila ay nakapwesto sa may baybaying dagat. Nang magsalubong ang 2 hukbo ay nagsimula ang isang umaatikabong labanan sa Mactan. Tiwala si Magellan na matatalo agad nito ang grupo ni Lapu-lapu sa kadahilanang meron silang malalakas na gamit gaya ng mga mahabang baril at malalakas na kanyon at balot na balot sila ng bakal sa katawan bilang proteksyon. Samantalang ang mga tauhan ni Lapu-lapu ay mayroon lamang mga sibat, pana, mga bulo at nakabahag lamang. Si Lapu-lapu naman bilang pinuno ay bitbit ang kanyang tanyag na mahabang kampilan at kahoy na kalasag. Maraming dugo ang dumanak sa isla ng Mactan at makikitang hindi patas ang laban dahil balot ang katawan ng mga Kastila. Subalit, nakakita sila ng isang paraan paano ito matatalo sa pamamagitan ng paggamit ng pana na may lason at kailangang tamaan ang parte ng katawan na walang balot. Sa bandang huli, ay nagapi ni Lapu-lapu si Magellan nang tamaan niya ito sa kaliwang binti. Si Magellan ay bumagsak sa lupa at dito na siya tuluyang pinatay ni Lapu-lapu. Maraming haka-haka na ito ay pinugutan di umano ng ulo. Nang makita ng mga tauhan ni Magellan ang pagkasawi nito, nag-atrasan agad sila papuntang barko at naiwan ang mga katawan ng mga napatay kasama ang katawan ni Magellan. Pagkatapos ng labanan, di umano ay sinubukan pang kunin ni Rajah Humabon ang bangkay ni Magellan, subalit hindi ito ibinigay ni Lapu-lapu. May mga haka-haka na ang lugar na pinaglabanan ng magkabilang grupo ay ang lugar ng Mactan sa isla ng Camotes sa hilagang bahagi ng Cebu at hindi ang isla na tinawag na Mactan sa kasalukuyan. Sa kadahilanang, naglayag pa ng mahigit 4 oras ang grupo ni Magellan bago marating ang kalupaan ng pinaglabanan. Ang Mactan ngayon ay abot na naw lamang sa kabilang ibayo ng Cebu at hindi ito aabuti ng 1 oras ng paglalayag. Di umano ay may mga nahukay pang mga gamit pandigma at mga buto ng mga tao na mahaba kumpara sa ordinaryong katutubong Cebuano sa tabing baybayin ng Camotes Island at pinatutunayan din ito ng mga residente doon. Ang mga nahukay na gamit ay nakalagay na sa Museum ng Cebu. Matatanda ang si Lapu-lapu ay ipinanganak noong 1491 at nangyari ang Battle of Mactan sa taong 1521 na ang ibig sabihin ay nasa 30 o 31 years old lamang ito nung mangyari ang labanan sa Mactan, taliwas sa ibang kwento na ito ay nasa mahigit 70 years old. Di umano pagkatapos ng ilang taon ay naglayag si Lapu-lapu kasama ang kanyang 3 mga asawa, 11 mga anak papuntang bansang Borneo
at doon na inabot ng kamatayan sa edad na 50 or 51 sa di malamang kadahilanan. Sa kasalukuyan ay may mga kamag-anak pa di umanong nabubuhay si Lapu-lapu sa Camotes Island, ganun din sa may Punta Engaño sa Lapu-lapu City, Cebu. Kaibigan, mag-iiwan lamang ako ng dalawang katanungan. Una, Pilipino ba talaga si Lapu-lapu sa gayong hindi pa naman Pilipinas ang pangalan ng ating bansa? Pangalawa, Muslim ba si Lapu-lapu bilang isang dato na isang uri ng katawagan sa isang ginagalang na pinuno ng isang bayan ayon sa sinaunang batas ng mga Muslim hanggang sa kasalukuyan? Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba at kung nagustuhan nyo ang takbo ng ating kwento, pakipindot lamang ng subscribe button, lalo na ang bell icon para updated kayo sa mga bago nating mga videos. Maraming salamat. As always, Habib Lil Franco. Thanks for watching. If you like this video, please leave a comment down below. Hit the like and share button. And if you are new here, please subscribe. Wait a sec! Don't forget to click the bell icon for notification of my latest videos. Keep on watching. Habib Lil Franco. Habib Lil Franco. Habib Lil Franco. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright.